Gumagamit ka rin ba ng animated images o GIF files sa iyong lecture presentations or video materials? O gusto mong gumawa ng animated posts sa iyong social media accounts upang mas marami ang maingganyong mag-like ng iyong account at post? Kapit lang dahil tutulungan ko kayong makagawa ng isang animated image o GIF gamit ang Canva at iba pang free online tools. Hi, I'm Teacher Johnny, and welcome to my vlog. Giga, hi! 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 Welcome to my vlog! With Teacher Danny and... Zia! Eh? Ang GIF, o Graphics Interchange Format, ay isang animated na larawan. Tulad ng JPEG at PNG file, ito rin ay isang larawan. Yun nga lang, ito ay layer na larawan at dahil pinagkabit-kabit natin ito, ay nagkakaroon ng animation effect. Bagamat ito ay animated, hindi ito maihahalin tulad sa isang video. Saan nga ba ginagamit ang GIF? Maaari kang gumamit ng GIF sa mga lecture presentations upang ma-emphasize ang iyong punto at karagdagang aliw na rin sa mga manonood. Sikat din ang ilang animated GIF memes sa mga social media at maganda rin gamitin pang branding kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng business. Ngunit paano nga ba gumawa ng GIF? Gagamit tayo ng Canva upang madali tayo makabuo ng design para sa ating post na animated. Pumunta ka lamang sa www.canva.com or gamit ang iyong cellphone, pumunta ka lamang sa Google Play Store or Apple App Store. At hanapin ang canvas size na kailangan mo. Kung gagamitin mo ito sa social media, ay mayroong mga sizes na naangkop para dito. Halimbawa, gagawa tayo ng Facebook post na back to school. So, hahanap lamang tayo ng mga elements na may animation o maaari ring pindutin ang animated button sa tabi ng search box. Lalabas na ang animated elements ayon sa keyword na gagamitin mo. Subukan naman natin ngayong bumuo ng isang post na back to school na maaari nating gamitin. Kung tapos na ang iyong design, maaari mo na itong i-download as GIF. Pindutin mo lamang ang download button na ito at maaari mo nang i-post sa social media. Kung gusto mo namang maging animated ang iyong caricature tulad nito, bumuo ka lamang ng character katulad nito. At kung wala kang idea kung paano ito, nasa itaas ang ating tutorial sa paggawa ng caricature. So ayan, upang mapagalaw ang ating character at maging GIF, iduduplicate natin ang ating design at gagawa ng second layer. Maaari nating ilihis ang ulong bahagi sa kabila at palitin ang bubbles dito. Matapos makagawa ng dalawa o higit pa, i-check ang time ng slide. I suggest a smaller time para makita mo ang animation o action ng mabilisan. Para naman ma-download ang GIF na transparent ang background, maaari mong i-download as PNG file at i-click ang transparent. Sunod naman ay pumunta ka sa giphy.com at mag-login.
Hanapin mo lang ang Create GIF at pumunta sa Sticker. Maaari mong piliin dito ang PNG file na may transparent background at lagyan ng animation tulad ng Flippy, Jelly, Spinny, Zoomy, Tilty, Speaker, Floaties, at Bouncy. Maaari mo rin lagyan ng stroke ang GIF na nagawa mo. Tulad nito, nilagyan natin ng white stroke para mas magandang tingnan. Ngayon, maaari mo nang gamitin ang animated GIF sa iyong mga lecture presentation at idagdag sa iyong mga videos. Sana nakatulong ang video na ito sa'yo at huwag ding kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang ating video. So hanggang sa muli, ito si Teacher Danny. Bye-bye! You say bye-bye na. Bye-bye! Bye. Thank you for watching! Watching. Thank you! Watching. Ulit! Thank you for watching! You say bye-bye! Bye-bye! Flying kids. Wow.